Okay, good evening guys. So for today's video, i-share ko po sa inyo kung paano po ako nagpa-legalize ng documents dyan sa Finland Embassy, Manila. By the way, nasa Davao pala ako. Yung documents na, kasi marami kasing nagme-message sa akin dyan sa messenger kung paano ko daw pina-legalize yung documents ko, especially yung marriage certificate doon sa Finland Embassy. So, ngayon, gawan ko na lang ito ng video para makatulong po sa inyo. So, ang requirements po sa pagkuha ng marriage certificate para ipa-legalize is dapat yung marriage certificate PSA copy is naka-apostil na po yan. Tapos, yung payment po sa pagpa-legalize doon sa Finland Embassy, Manila, nasa around 30 euro or 1,700 pesos. Tapos, magbabayad ka rin ng courier fee kasi ipadala nila yan yung, ipadala mo lang doon ang document sa Finland Embassy, Manila. Tapos, ibalik din yan sa iyo. Kaya magbabayad ka po ng 300 pesos. So, in my case kasi, marami akong pinalegalize na documents doon sa Finland Embassy. Yung, marriage certificate, yung birth certificate ko, yung Senomar ko dito sa Pinas, tapos yung credentials ko sa university, kasi may balak akong mag-aral, so kailangan kong ipalegalize lahat ng mga documents ko, credentials, and diploma. And also, yung prenuptial agreement namin dito, kasi dito kami sa Pinas, kinasal ng husband ko. So, yun, ang nabayaran, nagbayad lang kami per document ng 1,700 doon sa may BPI account yung Finland Embassy Manila. Once na mag-email kayo sa kanila, may ibigay po silang kayong BPI account. Tapos diyan kayo magbabayad ng yung payment. Tapos per document is 1,700. Tapos may courier fee na 300 pesos. So yun lang ang babayaran ninyo kung magpa-legalize kayo ng documents diyan sa Finland Embassy. Now shipment address. Kasi last pa ako nagpa-legalize mga October. So, yung address nila is nasa Taguig City. So, 27th floor, the Finance Center, 27th Street Corner, 9th Avenue, Bonifacio Global City. Yun yung address ng shipment. Tapos, meron din silang ibigay na BPI account. Doon kayo magbabayad. Yun lang naman yung proseso sa pagpa-legalize ng document. Kailangan po naka-apostil po yan. Like your birth certificate, dapat apostil yan, PSA copy. Tapos, yung marriage certificate, dapat PSA copy, naka-apostil din. Tapos, yung, kunwari, if meron kayong prenuptial agreement na ipa-legalize, kailangan lang po yung yung certificate of authority for a notarial act or tinatawag nila na CANA. So kunin mo yan doon sa attorney na nag-legalize or nag-sign doon sa sa prenuptial agreement. So yun lang ang kailangan. Sa if meron kayong mga court decisions, ganun, kailangan po ng notarial, yung CANA, Certificate of Authority for a Notarial Act, na tawag nilang CANA. So, yun lang naman yung pinalegalize ko for before kayo kukuha ng apostil ng credentials, ang requirement is if graduate ka po ng ng state college, okay lang wala ng yung certificate authentication and verification. Pero kung graduate ka po ng university na private, kailangan nyo pong kumuha ng si pakav nyo,
certificate, certification, authentication, and verification, tinatawag nilang CAV, yung sa diploma nyo sa university. Tapos, pwede nyo nang ipa-apostil. Yung napa-apostil nyo, pwede nyo nang ipadala doon sa Finland Embassy Manila para ma-legalize. Yun lang. So, thank you po sa panonood ng video ko.